Ito ang Earth sa taong 2100. Sa panahong ito, kakaunti na lang ang habitable places sa mundo. Makikitang lubog na sa baha ang mga world-known metropolis dahil sa pagtaas ng sea level. Anong sanhi nito? I will be showing you how we might or might not end up like this in the future. Back in 2020, hindi pa lubog sa baha ang luneta, pero patuloy ang paglala ng sakit ni Mother Earth. She wasn't infected with COVID, pero patuloy ang paglabas ng sintomas niya. I'm sure, narinig mo na kung anong iniinda niya, pero baka di lang ito ang priority mo sa ngayon. Climate change, ito ang sakit ng Earth sa kasalukuyan. Ito ang pagbabago sa klima ng mundo. Anong halaga nito sa'yo kung di ka naman naabot sa susunod na siglo? Makinig ng mabuti at i-explain ko ang science at politics nito sa pinakamadaling paraan. Climate change is a difference in Earth's average temperature and weather conditions in a region for a long period of time. Ito ay epekto ng tinatawag na global warming o ang pagtaas ng temperatura sa mundo. Gawa ito ng increasing greenhouse gases sa atmosphere na umaharang sa init ng araw na dapat sana ipalabas patungo ng space, kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na greenhouse effect. Sa mahigit 4 bilyong taon ng Earth, historically, nagbabago-bago talaga ang global climate. Sa mga unang bilyong taon ng Earth, natural ang causes ng climate change tulad ng pagtama ng asteroid, sabayang pagsabog ng maraming bulkan, at patuloy na pag-develop ng mundo para maging livable ito sa mga tao. Ngunit simula ng Industrial Revolution noong mid-1700, natuto ang mga tao na gumamit ng fossil fuels to power industries, transportation, and homes, or simply have a more convenient life. Ngunit sa pag-burn ng fossil fuels, nagdudulot ito ng maruming hangin na malaki ang potential for health risks like asthma, heart disease, at lung cancer. Sa panahong ito, lumobo rin ang populasyon ng buong mundo mula sa 600 million to nearly 8 billion in 2020. Kaya mas lumawak din ang lupang ginagamit para gawing tirahan, sakahan, at economic zones na dati mga gubat o forest lands. Dahil sa paglobo ng populasyon, dumami rin ang food consumption ng tao sa baboy, manok, baka, at iba pang livestock na nagproproduce ng greenhouse gas na methane. All of these human activities release tons of greenhouse gases into the atmosphere. Kapansin-pansin ang pagtaas ng global average atmospheric carbon dioxide from 280 parts per million to approximately 410 parts per million in 2019. Ito ang dahilan ng mabilis na pagtaas ng temperatura ng mundo. Kung patuloy itong tataas sa taas ng mabilis, ito ang problema. Klaro na tao ang may kagagawa ng mga ito, kaya tao rin ang magpapabago nito. Malinaw ang epekto ng climate change na makikita sa pagkatunaw ng mga glacier, pagdating ng mga mapinsalang bagyo, dahan-dahang pagkasira ng mga coral reefs, at pagkakaroon ng fish kills, pagkakaroon ng malawakang pagtuyot at forest fires na siyang magiging sanhi ng malawakang pagkagutom ng mga hayop at maging ng mga tao. Nasa harapan na natin ang epekto ng climate change, pero marami pa rin ang kibit-balikan at tumutuligsa rito. It's really hard to change the climate of lifestyle. Kung magpapatuloy ito, mawala in a snap ang biodiversity o magkakaroon pa ng iba't ibang super typhoon tulad ng Yolanda at Rolly. Ang solusyon ng buong mundo? Ang pagbabago ng nakagawian. Think about it. Halos lahat ng mga tao sa cities ay gumagamit ng kuryente. Sa Pilipinas pa lang, tumataas na ang energy consumption. May approximately 75 million mobile phone users sa bansa. Wala pa dyan ang paggamit ng radio, TV, o iba pang appliances. Milyon-milyon din ang gumagamit ng transportasyon tulad ng eroplano, barko, kotse, jeep, at tricycle. Lahat ng mga ginagawa ng modern society ay nakakaapekto sa polusyon ng mundo na siyang nakakaapekto sa pagbabago ng klima nito. Hindi na lang ito about the science and environment anymore.
Sakop na rin ito ang socio-political aspects, hindi lang ng Pilipinas, pero ng buong mundo dahil bawat tao at bawat bansa sa mundo ay interconnected. Ang malaking tanong ngayon ay how can we change the climate using our global interconnectedness? Ilang dekada na rin tayong nakikipaglaban tungkol dito. Nakailang beses na rin nagkaroon ng pagpupulong ang mga bansa. Nagkaroon na rin ng iba't ibang international protocols. Lahat ng ito ay suportado ng Pilipinas. Bakit naman hindi? Isang Pilipinas sa most vulnerable na bansa sa usapin ng climate change. Maaaring ganito ang sapitin ng luneta in 2100 kung hindi tayo kikilos. Ngayon, meron na tayong mga programs and policies na sumasaklaw dito. Ang kailangan na lang nating gawin ay tuparin at sundin ang mga ito. Kaya ng mga tao na pigilan ng climate change at magkaroon ng balansa sa kalikasan at sa pag-asenso ng mundo. Kaya ito dahil kayang-kaya mong maging masino sa paggamit ng enerhiya. Kayang-kaya mong kumonsumo ng sapat sa iyong pangangailangan. At kayang-kaya mong pausbungin ang lupa at magtanim ng mga puno't halaman. Tandaan, whatever we do impacts the world. Ito ang klima ng pagbabago. Ikaw, anong mas gusto mo? Ang magpalutang-lutang sa luneta o magkaroon ng sustainable na pamumuhay?